In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. As we continue your prayer, we say Mary the Cross for the sick and for those who take good care of the sick. Let us offer our intentions, personal intentions. God, let us touch for the good of this and ask the Lord for pardon. I confess the Lord. Saint Mary the Cross, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask me with great confidence in your goodness and power. The favor of the Spirit of God and Christ has come to us for the restoration. We ask you most humbly to be blessed as the unity of our spirit.
are relieved from the rule of COVID. The angel of fire spoke us to Maria. Tonight, we must say we forget. Who is a relative of yours? He has a daughter named Sarah. So we brought him to the house of Rachel, whom they found seated by his courtyard gate. They greeted him first. He said to them, "Greetings to you too, brothers. Good health to you and welcome." Afterward, Rachel gathered around from the flock and gave them a cordial reception. When they had bathed and reclined to eat, Tobias said to Rachel, "Brother Nazareth, ask Rachel to let me marry my kinswoman Sarah." Rachel overheard the words. So he said to the boy, "Eat and drink and be married tonight. For no man is more entitled to marry my daughter Sarah than you, brother. Besides, not even I have the right to give her to anyone but you, because you are my closest relative. But I will explain the situation to you very frankly. I have given her in marriage to 7 men, all of whom were kinsmen of ours. And all died on the very night they approached her. But now, son, eat and drink. I am sure the Lord will look after you both." Tobia answered, "I will eat or drink nothing until you set aside what belongs to me." Rachel said to him, "I will do it. She is yours according to the decree of the Book of Moses. Your marriage to her has been decided in heaven. Take your kinswoman. From now on, you are her dove, and she is your beloved. She is yours today and ever after. And tonight, son, may the Lord from heaven prosper you both. May he grant you mercy and peace." Then Rachel called his daughter Sarah, and she came to him. He took her by the hand and gave her to Tobia with the words, "Take her according to the law, according to the decree written in the Book of Moses. She is your wife. Take her and bring her back safely to your father, and may the God of heaven grant both of you peace and prosperity." He then told her mother and told her to bring a sword, so that he might draw up a marriage contract stating that he gave Sarah to Tobia as his wife according to the decree of the Mosaic law. Her mother broke the scroll and drew up the contract, to which they affixed their seal. Afterward, they began to eat and drink. Tobia arose from bed and said to his wife, "My love, get up. Let us pray and beg our Lord to have mercy on us and to grant us deliverance." So got up and they started to pray and beg that deliverance might be theirs. He began with these words, "Blessed are you, O God of our fathers. Praise be your name forever and ever. Let the heavens and all your creations praise you forever. You made Adam and gave him his wife Eve to be his help and support. And from these two the human race descended. You said,
partner like himself. Now, Lord, you know that I take this wife of mine, not because of lust, but for a noble purpose. Call down your mercy on me and on her, and allow us to live together to a happy old age. The way of the Lord. Thanks be to God. Gaya ng
Noong sinabi ni Jesus na iligod mo ang Diyos na higit sa lahat at iligod mo yung kapwa na ayaw lang sa iyong sarili. So, inuloy ni Jesus ang eskriba. Bakit? Kasi nagkabay siya ng application. Binigyan niya ito ng bigat. Kahit na walang susunugin ng Diyos,
Binibigay ko sa araw. Kasi bahagi ko lang dapat, ikaw ang pag-ibig. Gawa ang pag-ibig. So, yan yung makita namin. Pero sabi na namin, yung pinakailangan, ang magbibay, doon sa ato na mong pag-ibig sa Diyos, nangihilig sa lahat, ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng isa na. Hinakailangan palagi ang pag-ibig mo. Kasi bakit? Kasi yung pag-ibig, very close. Pero extend natin. Extend natin kasi wala pang gagawin kasi talaga ito yung pag-ibig. Ito yung pag-ibig ito. Pero kapag siya tayo ang extend, pag-ibig sa Diyos, nangihilig sa lahat, at pag-ibig sa kapwa, gaya ng isa na. Kaya sa pag-ibig. Meron pa mga alam na ito. Higit sa tawa ng trabaho. Beyond the call of duty. Kasi kapag sinabi namin na ito yung pamampalo namin. No? Pamampalo namin natin na may kaakitap ng pag-ibig. Kasi bakit? Kaya ko mag-extend. Kaya ko mag-extend ng iyong pag-ilos. Kasi bakit? Kasi ito ay mula sa ito'y ipinanganak gawa ng pag-ilos. Kung ang pag-ilos natin ay ang pag-ilos natin may kapalit man o wala. Kaya, bahay
You go beyond the call of duty. Bakit? Ay, may pag-ibigin. Hindi lang ito.
Handa na kami sa ating ulang araw sa pag-ibig, sa pagawa natin ng aming tutulong. Yung gano'n, ang bigat-bigat ng pakiramdam natin, parang hinihila natin yung aming sarili. Parang hinihila natin yung aming mga paa. Napakasigaw ng aming pagkulos. Ay siguro po, isang panahon na lang po, bigyan mo ko ng pag-ibig. Bigyan mo ko ng pag-ibig para may isang kumparan mo ng aming tutulong. Lalo-lalo sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Yung pong emosyon natin, sa araw na ito sa kalatangan sa pag-indivorce, ay dalagod, dapat ang dalagod, ay isa ang pag-iwas na hindi na nga gawa ng pag-iwas. Well, bahagi mo ng pag-iwas na hindi lang sa pagkailangan nila. Hindi. Kasapay ang pero sa nangyayin, ha? Kaya ako magdarasa ko para sa mga Kristiyon ay nangyayin sa tutulang sa isang mga Kristiyon. Nagdarasa ko para sa mga Kristiyon. Hindi ka pa na sa akin yung wala naman requirements o na ibigibigay sa akin hindi magsimbala ang pag-araw na ito. Pero ginagawa natin na naghahanap tayo ng isang araw para sa isang pag-indivorce. Hoping na magkaroon tayo ng malawang manibisyon. Malawang manibisyon. Sa isang pag-indivorce. Magkaroon na lang tayo ng malawang manibisyon. Kapakita natin natin na ginagawa natin ito, gawa ang pag-ibig natin para sa mga may sakit. Pag-ibig natin sa Diyos. Dadagdaganis natin na makita ang tao na ang Diyos natin ay nangangadala sa mga may sakit. Sabagay, marami ngayon ang pagkabulang natin ay ang Diyos sa walang pakialam. It should help our worker. Ang pag-ibinanan ng mga pag-ibig. At ang kanagdama sa mga pag-alaman ng Diyos, pag-alaman ng Diyos, ang kahit na isang oras ng pag-alaman ng Diyos, gawa ng pag-alaman sa Diyos. Namarap na pag-ilan na ang Diyos natin ay ang Diyos na nais na ang ako ay maalis sa patuloy ng karamdaman, dahil epekto ng kasalanan. So, paano yun yun ang isang ay inuulog natin sa pagkakamuhay ng pag-alansin? Yan ang maliwano, what you see as anything in the world? Because of sin. Because of sin. So, kapag tayo ng paras, ang paras ng tayo ng alin? Ang paras ng kapalanan? Paras ng kapalanan. Kapapalag paralay, maalis ang epekto ng kasalanan. At isa rin pwede ang epekto ng karamdaman. Pero ito ba yung pag-ibig sa Diyos na nais na ito matugunan? At ito yung patuloy na ating pag-aaral. Ito yung isang pagpapala na makita natin na ito pala yung pagpapala na ginagawin. Pwede namin na ipakita sa iba mga pangparaan. Pero ito yung isang panahon na nais natin ipakita na makita ng tao na mayroon nagmamahal sa kanila kasi mayroon nagdaan sa ako. Nagbubaliw sila sa kanilang karamdaman. Namarap na pamina namin ang Diyos natin ay ang Diyos na nais na ay maalis sa epekto ng kasalanan. Maalis
Tulog namin ito sa pamamagitan ng Ligaliga kasama ko sa Panginoon. Martin, Apostle of Mercy.
Thank you.